Mga kabangers, pagkatapos si anunsyo ni PNP Chief Guillermo Eleazar na nalutas na ang kaso sa pagpaslang at panghahalay sa isang transgender man na si Ibing Mayor, kinilala na ang gumawa at kasalukuyang nasa kustudiya na ng mga kapulisan. Ngunit palaisipan pa rin ng marami kung ano nga ba ang totoong nangyari kay Ibing bago ito nalagutan ng hininga. Tunghayan natin ang lahat ng yan sa balitang ito. Bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lang sa channel namin na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo lamang ang subscribe red button at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon. At pag napindut mo na ang bell icon, pakipindut na rin ang all para hindi ka mahuli sa mga bagong balita at malaman mo kaagad kung meron kaming mga bagong videos. Ito ang AJ Bueno Vlogs, maghahatid sa inyo ng mga nagbabaga at mga bagong balita sa showbiz at sa politika na kasalukuyan na nangyayari sa ating bansa. Narito ang inyong tagapagbalita. Kahapon nga ay prinisinta na sa social media ang mga suspitsado sa brutal na pagpaslang at paggahasa sa biktima na si Ibing Mayor. Ito ay si Xander Gal de la Cruz, Joel Montibon Loyola at Richard Elvin de Lima Araza. Ang mga ito ay sinampahan na ng kasong panghahalay na may pagkitil ng buhay at pagnanakaw sa Quezon City Prosecutor's Office at karagdagang kasong iligal kay Joel Loyola. Sa loob nga ng 48 hours ay nalutas na ng kapulisan ang brutal na pagpaslang sa 21-year-old na si Ibing Mayor. Ang labi ng biktimang si Ibing Mayor ay natagpuan ng alas 2:30 ng hapon nitong Huwebes na hubot-hubad sa bakanteng lote sa Sitio Bakal, Barangay Bagong Silang, Quezon City. Huli itong nakitang buhay na magpaalam sa ina noong Lunes na makikipag-inuman sa mga kaibigan dahil sa problema ng kanyang kinakasama. Base pa sa ulat ng Cebu-based trans rights organization na Transman Equality and Awareness Movement Philippines, may nakatusok pang kahoy sa ari ng biktima nang ito ay matagpuan. Ayon pa kay Eleazar, 2 oras matapos na matagpuan ang labi ng biktima ay mayroon ng lead ang kapulisan. Matapos nilang mapansin na hindi mapakali at aligaga ang kababataan nito at kalaunan ay umamin na rin sa ginawang krimen at itinuro ang kanyang mga kasamahan na agad ding nadakip. Samantala, mariing kinastigo ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pagpaslang kay Ibing Mayor. Ayon kay Belmonte, dapat ay managot sa batas ang mga suspitsado na pumaslang kay Ibing at sana'y mabulok ang mga ito sa kulungan. Ito ang naging kanyang pahayag. "This type of has no space in a civilized society where everyone is treated equally and with the utmost respect. I hope that those behind this will be to the full extent of the law and drawn in. As I express my heartfelt condolences to the family and loved ones of Ibing Mayor, I also want to assure them that we won't leave no stone unturned until justice is served for the of their loved one." Bangers, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo na yan sa baba. Siya nga pala, huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang balitang ito para naman makarating ang magandang balitang ito sa mga hindi pa nakakaalam. Maraming salamat! Panood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!